pa-feature lang po. Nandun po yung set po yung phone natin. Yan naman na lang. Ibigay siya lang makakita. Food strip. And Perfecto and Daya food strip. Hub 2, Binondo Escota. A trip to this part of Manila would always involve a gastronomical experience mixed with cultural sightseeing. Today, 168 Mall, Antonio Luna House. Majo, ikaw muna. Unfinished business. Your Honor, we're on item number 6. I move that it's under unfinished business. I move, Your Honor, we tackle on the floor item number 6. There is a motion by the majority floor leader to tackle item number 6 on the floor. Is there an objection? Hearing none, the motion is approved. Your Honor, as one of the principal authors, may I seek recognition of Honorable Luciano Lu M. Veloso. Councilor Luciano Lu Veloso is recognized. 1 minute recess declared by the chair. Beautification of the LRT stations. Hub 4, Quiapo San Miguel Hub. Honorable Carlos Caloy C. Castañeda from District 6. Consel Caloy Castañeda is recognized. Yes, maraming salamat po, Mr. Presiding Officer. Sa akin po mga kasamahan, kung inyo pong maalala, noong November 29, tayo pong lahat ay naging saksi sa isang makulay, makabuluhan at masayang pagdiriwang dyan po sa San Andres Sports Complex. Na kung saan ang lahat ng mga nanalo, resulta ng eleksyon na ginanap na barangay eleksyon, lahat po ng nanalo, punong barangay at saka mga kagawad ay nanumpa sa harap ng ating mahal na mayora, at saka sa harap po ng ating mahal na Vice Mayor Yul Servo. Ngunit sa likod po ng entablado, sa gilid ng entablado, sa harapan ng entablado, ay meron po tayong mga nakalimutan sa kasiyahang ginaganap. At yun po ang mga punong barangay na nagsilbi sa loob ng 11 taon o 3-termer na naging punong barangay sa kani-kanilang mga barangay. Binigyan po natin ng pagdiriwang, paghanga, pagkilala ang mga nanalong barangay official. Ngunit nakaligtaan po natin ang aking nabanggit na mga barangay official, punong barangay na nagsilbi ng 11 taon, 3 termino. Kaya nga po naisip po ng inyong lingkod, kasama po ang ating mahal na presidente ng Liga, Leilani Marie Lacuna, at lahat po ng konsehal ng ika-anim na distrito, na makabuo ng isang resolusyon na bumabati at nagbibigay ng pagkilala sa kanilang lahat. Kaya nga po ako ay humihiling po sa aking mga kasamahan, ito po ay para sa ika-anim na distrito ng Maynila lamang. At sana po ang mga konsehal ng iba't ibang distrito ay ganun din po ang gawin nyo. Kilalanin nyo rin po ang mga punong barangay na nagsilbi ng 3 termino. bago ko pagpatuloy, maaari po bang mahiling sa ating sekretariat nabasahin po ang nilalaman ng draft resolution natin pinag-uusapan. Eh,
Thank you. With that, Your Honor, may I seek also recognition of the one of the principal authors, Honorable Luciano M. Veloso. Councilor Luciano Veloso is recognized. Thank you, Your Honor. Ito po ay simpleng resolution lamang, pero ito po ay napakahalaga dahil inilaan ng ating mga kapatid sa publiko serbisyo o public service ang kanilang 11 taon na pagsisilbi sa ating pamayanan. At ito po ay napakalaking halaga at we would like to congratulate them and give them thanks na sila po ay naging bahagi ng ating komunidad at sana po ay muling sariwain nila yung kanilang pagsisilbisyo dahil katulad ng sinasabi ni Mayor sa atin at nababasa natin sa banal na aklat, marami ang lumalahok pero kakaunti lang ang pinipili. So with that, Your Honor, we would like to congratulate and give thanks to the to our barangay chairmans who participated their 11 years of service, Your Honor. Thank you. Thank you, Councilor Lubiloso. Councilor Elmer Par. Maraming salamat po, Mr. Presiding Officer. Ito po ay isang simpleng resolusyon na akda po ng ating Liga President kay Konsyala Leila Cuna at ang buong distrito sa ISPO. Sa hanay po ng mga konsyal ay lubos pong naislingunin at kilalanin ang 11 sakripisyo at pagbibigay po ng dedikasyon ng hanay ng barangayan, lalo na po sa hanay po ng mga punong barangay. At sa kanilang panahon po, ay nasapul po nila ang panahon ng pandemya na sinubok man po tayo ng panahon, ay pinakita po nila ang kanilang pagmamahal at malasakit at pagiging isang tunay na lingkod bayan sa hamon ng pagsubok na ito, tayo po bilang mga Manileño at sa buong mundo po ay nagkaisa. Pinahiwatig po sa atin ng pandemya ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagmamahal sa pamilya at pangangalaga sa ating kalusugan. At sila po ang mga namuno at pumatnubay sa bawat pamayanan at pamilya. At kaya po ang resolusyon na ito isang maganda pong pagkilala na pinamunuan po ni Konsyala Leila Cuna, sampu po ng hanay ng mga konsyal ng Distrito 6. Isang pagsaludo po at pasasalamat sa hanay po ng mga punong barangay na nakatapos po ng 11 termino sa kanilang posisyon bilang ama at ina ng barangayan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Councilor Elmer Par. With that, Your Honor, I move that we dispense with the period of discussion, debate, and amendment. Bago po natin i-dispense yung period of discussion and debate, nais ko lang pong pasalamatan po ang ating mga author sa paggawa po ng simple pero napaka-importanteng resolusyon para sa ating mga lingkod bayan bilang lingkod barangay dito sa ika-anim na distrito ng Maynila. At hindi po biro yung 11 years na kanilang paglilingkod sa kanilang nasasakupan dahil sila po yung unang, sila po yung personal sa grassroots ng katuwang ng national na gobyerno at lokal na gobyerno. At salamat sa ating nagsulong ng resolusyon na ito kay Konsyala Leilani Marie Etz Lacuna na talaga naman laging katuwang ng ating mga barangay chairman sa Maynila. Siyempre, kay Councilor Luis Joey Uy, Honorable Carlos Castañeda, Salvador Philip Lacuna, Luciano Veloso, Benny Fog Abante, Elmer Par at ang ating SK, President Honorable Daniel Dave Tan. Kaya congratulations po sa ating mga nakagraduate ng mga chairman ng ika-anim na distrito. Dahil hindi po biro yung kanilang napagtagumpayan kasi kung hindi po sila magaling, hindi po sila aabot ng 11 years o tatlong termino bilang chairman. Kila Chairman Marcos, Chairman Dison, Chairman Paraiso, Chairman Lacap, Chairman Quirante, Chairman Papa, Chairman Barcenas, Chairman Laconico, Chairman Taray, Chairman Omega, Chairman Ramos, Chairman Laurente, Chairman Abuyo, Chairman Castro, Chairman Tohon, Chairman Salvador, Chairman Lalik,
Chairman Baston, Chairman Sabangan, Chairman Mislang, Chairman Chavez, Chairman Pexon, Chairman Angeles, Chairman Manzano, Chairman Mercado, Chairman Alba. Maraming salamat po sa ibinigay niyo pong serbisyo sa mga batang Maynila na nasasakupan niyo po. There is a motion by the Majority Floor Leader to dispense the period of discussion and debate and amendments. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. I move, Your Honor, that we approve draft resolution number 7826, a resolution expressing warmest gratitude and appreciation to all po ng barangays of District 6 who completed 3 consecutive terms and dedicated 11 years of service to their constituents in the City of Manila. Principally also, by Honorable Ilani Marie H. Lacuna, Honorable Luis Joey C. Uy, Honorable Carlos C. Castañeda, Honorable Salvador Philip H. Lacuna, Honorable Luciano M. Veloso, Honorable Benny Fag T. Abante III, Honorable Elmer M. Parr, and Honorable Daniel Dave Aitan. There is a motion by the Majority Floor Leader to approve Draft Resolution Number 7826, a resolution expressing warmest gratitude and appreciation to all punong barangays of District 6 who completed 3 consecutive terms and dedicated 11 years of service to their constituents in the City of Manila. Authored by Honorable Leilani Marie H. Lacuna, Honorable Luis Joey C. Uy, Honorable Carlos C. Castañeda, Honorable Salvador Philip H. Lacuna, Honorable Luciano M. Veloso, Honorable Benny Fog T. Abante III, Honorable Elmer M. Parr, and Honorable Daniel Dave A. Tan. Is there any second to the motion? Seconded by Consiel Jesus Tagapahardo Jr., Consiel Nino de la Cruz, Consiel Ian Bansay Nieba, Consiel Marjun Isidro Jr., Consiel Dr. J. Bonaventura, Consiel Awisia, Consiel Rod Laksamana, Consiel Pap Pugoso Pascual, Consiel Tol Sarkal, Consiel DJ Bagaching, Consiel Science Reyes, Consiel JTB Villanueva, Consiel Attorney Lady Quintos, Consiel Monyo Pango, Consiel Chari Ortega, Consiel Attorney JB Ison, Consiel Boy Isip, Consiel Bobby Espiritu. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Councilor Caloy Castañeda. Yes, Your Honor. Your Honor, maraming salamat po sa lahat po ng aking mga kasamahan na nandirito sa session hall. And I would like to manifest, Your Honor, na bukod po sa mga konsehal ng ika-anim na distrito ng Maynila, kasama rin po ang aking mga kasamahan sa konsehong ito na maging principal sponsor. Kasama po ang ating mahal na alkalde, ang ating pong presiding officer, Yul Servo Nieto. Yun lang po, Your Honor. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Councilor Caloy Castañeda. Mr. Secretary, please take note of the manifestation. Majority Floor Leader. Your Honor, we're on item number 7, Draft Resolution 7827, resolution expressing warmest gratitude and appreciation to all punong barangays of District 2 who completed 3 consecutive terms and dedicated 11 years of service to their constituents in the City of Manila. Principally authored by Honorable Leilani Marie H. Lacuna, Honorable Ruben Dr. J. F. Ventura, Honorable Numero Uno G. Lim, Honorable Darwin Bisia, Honorable Roma Paula S. Robles Dalos, Honorable Rodolfo N. Laksamana, Honorable Macari M. Lacson, Honorable Daniel Dave A. Tan. I move, Your Honor, that we tackle on the floor item number 7. There is a motion by the Majority Floor Leader to tackle item number 7. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Your Honor, may I seek recognition of the principal authors, starting with Honorable Ruben Dr. J. Bonaventura, Honorable Uno Lim, Honorable Darwin Sia, and lastly, Honorable Rod Laksamana. Councilor Dr. J. Bonaventura. Councilor Uno Lim is recognized. Thank you, Your Honor. Your Honor, this is just a simple resolution expressing our warmest gratitude and appreciation to all punong barangays of District 2 who completed 3 consecutive terms and dedicated 11 years of service to their constituents, to our constituents in the City of Manila. Your Honor, the punong barangay as Chief Executive of the Barangay Government, according to our Local Government Code of 1991, shall be exercise the power and perform such duties and functions in their barangay. Your Honor, our City Council commends all outgoing chairpersons for their dedicated leadership and unwavering commitment
Their contributions have been invaluable and their efforts have made a lasting impact all throughout their term. Despite experiencing the COVID-19 pandemic, they were still able to uphold their duties and responsibilities to their constituent. Your Honor, let me read all the names. Here are the following are the outgoing chairpersons who have served their constituents with honor for 3 consecutive terms for the past 11 years. From Barangay 147, Chairman Castillo Ernesto. From Barangay 157, Chairman Adriano. From Barangay 169, we have Roberto Arquiza. Chairman Barangay 170, Chairman Maria Fatima Esquilio. From Barangay 182, we have Chairman Jaime Lorente. From Barangay 186, we have Chairman Rene Maslog. Barangay 195, we have Chairman Pelman Masangkay. Barangay 196, Chairman Alan De Los Reyes. From Barangay 202A, Chairman Eliasar Panlilio. Barangay 203, Robino. Chairman Robino Hiliberte. From Barangay 207, Chairwoman Inoria C. From Barangay 211, Chairman Celso Sebastian. Barangay 212, Chairman Carmelita Francisco. Barangay 224, Chairman Elvira Reyes. 226, Chairman Renato Reyes. 235, Mina Galang, Chairman. 244, Chairman Jose Viray. Barangay 261, Chairman Augusto Salangsang. 262, Susan Duanan. Your Honor, our city recognize and commend their exemplary service of all punong barangays who served their constituent for 3 consecutive terms for the last 11 years in our city. So sana supportan ho ng ating makasama ang nasabi panukalang ito. At sana po, bagamat wala ho kayo sa serbisyo, tuloy-tuloy po pa rin po ang inyong paglilingkod sa ating barangay. Maraming salamat at congratulations po sa inyo lahat. Maraming salamat, Councilor Unalim. Councilor Rod Laksamana. Thank you, Your Honor. As being one of the Councilor T62, the said proposed resolution is nothing different to the first one that we acted upon and passed. So may I kindly ask also my fellow councilors to please help us pass this congratulatory resolutions for our 19 term barangay chairman who devoted a very good exemplary service to the District of Manila. Sana po ay tulungan niyo rin po kami maipasa para po sa recognition ng aming 19 na barangay chairman na nagserbisyo sa amin ng walang pagtanggi sa kanilang mga constituents. Maraming salamat po. Maraming salamat, Councilor Rod Laksamana. Councilor Dr. J. Benaventura is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo. At bilang taga-distrikto din po ay nagpapasalamat ako sapagkat muli pinatunayan na kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo ay gagantihan ng iyong constituent. Sapagkat yung ating mga punong barangay po, ang mga little mayor sa kani-kanilang nasasakupan. Sa kanilang paglilingkod, lalong-lalo na po nung pandemic, sila po ay binigyan ng kasagutan na makatapos ng 3 termino. Napakahirap po makatapos ng 3 termino. Marami pong hindi nakatatapos dito. Pero sila po, napatunayan na sa kanilang paglilingkod, nakita po yung sigasi, nakita po yung husay, nakita po yung taus-pusong paglilingkod sa kanilang nasasakupan. Kaya pinupuri ko po ang mga punong barangay na nakapagtapos ng 3 termino at congratulations po. Thank you po. Maraming salamat po, Councilor Dr. J. Benaventura. Councilor Awisia is recognized. Maraming salamat, Your Honor. Ako rin po ay nagbibigay ng pagpupugay sa aming mga punong barangay na nakagraduate o nakatatlong termino. At bilang galing din po sa barangayan, hindi po ganong kadali ang makatapos ng termino. Sapagkat pinakamahirap po mangampanya sa barangay dahil ang mga botante po dyan ay kapitbahay mo. Hindi mo sila madadaya dahil alam ng kapitbahay mo kung ano yung
kung ano yung ugali meron ka. Kaya po, saludo po ako sa mga gumraduate o nakatatlong termino. Saludo kami sa ginawa nilang sakripisyo sa kanilang mga bawat barangay, lalo't higit sa lahat nung sinubok ng panahon ang kanilang panunungkulan ng pandemya, napagtagumpayan po nating lahat sa tulong ng barangayan ang pandemya. Kaya kami po ay umihingi ng tulong sa ating mga kapwa councilor ng iba't ibang distrito na maipasa po ang nasabing usapin. At kami po ay sobra namin na ma-appreciate ang mga nagawa ng ating mga graduate na three-termer na punong barangay. Maraming salamat po, Your Honor. Maraming salamat, Councilor Avicia. Majority Floor Leader. Congratulations po sa ating 19 nakatatlong termino mula sa ikalawang distrito ng Maynila. With that, Your Honor, I move that we dispense with the period of discussion, debate, and amendments. There is a motion by the Majority Floor Leader to dispense the period of discussion and debate and amendments. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. I move, Your Honor, that we approve draft resolution number 7827, a resolution expressing warmest gratitude and appreciation to all punong barangays of District 2 who completed 3 consecutive terms and dedicated 11 years of service to their constituents in the City of Manila. Principal author by Honorable Ailani Marie H. Lacuna, Honorable Robin Dr. J. Bonaventura, Honorable Numero Uno Lim, Honorable Darwin Sia, Honorable Roma Paolo Robles Talos, Honorable Rodolfo Laksamana, Honorable Macario Lacson, Honorable Daniel Dave Aitan. There is a motion by the Majority Floor Leader to approve draft resolution number 7827, a resolution expressing warmest gratitude and appreciation to all punong barangays of District 2 who completed 3 consecutive terms and dedicated 11 years of service to their constituents in the City of Manila. Authored by Honorable Leilani Marie H. Lacuna, Honorable Ruben Dr. J. F. Bonaventura, Honorable Numero Uno G. Lim, Honorable Darwin B. Sia, Honorable Roma Paula S. Robles Dalus, Honorable Rodolfo N. Laksamana, Honorable Macario M. Lacson, and Honorable Daniel Dave Aitan. Is there any second to the motion? Seconded by Consial Jesus Taga Pajardo Jr., Consial Nino de la Cruz, Consial Bobby Lim, Consial Marjon Isidro, Consial Papo Goso Pascual, Consial Tol Sarcal, Consial DJ Bagaching, Consial JTB Villanueva, Consial Boy Isip, Consial Monyo Pango, Consial Chari Ortega, Consial Attorney JB Eason, Consial Bobby Espiritu, Consial Caloy Casineda, Consial Luby Loso, Consial Elmer Para. Is there any objection? Hearing on the motion is approved. One minute recess. Quiapo Ilalim Souvenir Shop Redevelopment. Hub 5, Sampaloc and Santa Mesa, hosts several colleges and universities, including the University of Santo Tomas, the Dambanang Apolinario Mabini, which is considered as a national shrine, is located in Santa Mesa in District 6. DT Cam and BioDev proposed. We are now in the addendum to the agenda. It's draft ordinance number 8615 is for second reading. An ordinance amending sections 129, 130, and 131 of ordinance number 8031 entitled An Ordinance Enacting the 2013 Omnibus Revenue Code of the City of Manila, principal author by Honorable Daniel Dave Aitan. The Committee on Ways and Means have rendered the committee report. I move that we adopt the committee report, the Committee on Ways and Means. There is a motion to adopt the said committee report as mentioned by the Majority Floor Leader. Are there any objections? Hearing none, motion is approved. I move, Your Honor, that we open the period of discussion debate.
There's a motion to open the period of discussion and debate. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. May I seek recognition of Honorable Daniel Dave A. Tan for his sponsorship speech. Honorable Daniel Dave Tan. Mr. Presiding Officer, thank you po. Mayor Leader. Mga kagalang-galang na konsyal ng Maynila, mga kawani, panauhin, mga kapwa ko kabataan, isang magandang hapon po. Ako po ay lubos na nagkagalak na sa loob ng 5 taon na ako ay umupo at nanilbihan bilang Sanggunian Kabataan Federation President ay aking nasaksiyan ang iba't... Honorable Dave Tan ay... Hindi pa tapos eh. Hindi pa tapos eh. Oo nga. Dito, pero siya sa amin. Kasama. Hindi. Iba. Iba to. Pasensya na po. Councilor Dave, please continue. Saksiyan, iba't ibang uri ng pagbabago na napapanahon at nagdulot ng kabutihan para sa ikaunlad ng ating pinakamamahal na lungsod ng Maynila. Kaugnay nito, isa sa mga ordinansa na aking pangunahing inakda ay ang ordinance, an ordinance amending section 129 and 131 of ordinance number 8331 entitled an ordinance enacting the 2013 Omnibus Revenue Code of City of Manila na ngayon ay kasalukuyang nasa second reading. Sa mga isinasagawang committee hearing, nagkaroon po ng mga consultation at dito ay nabuo ang iba't ibang mga suggestion at modification upang mas maging comprehensive at effective ang ordinansang ito. Salamat sa mga rekomendasyon ni Attorney Luis Del Mundo, ang naging representative ni Ms. Jasmine Talegon ng City Treasurer Office, kay Ms. Vicky Mirabuenos na naging representative mula sa Paco Market at naging bosses ng dealers na sila ay sumang-ayon at nakiisa sa panukalang ito, kay Dr. Nicanor M. Santos Jr. na siyang kumonsulta sa mga major stakeholders at nag-inform ukol sa increased rates. After a decade or more than 10 years, na itinuturing na outdated or obsolete na ang mga buwis na sinisingil ng ating city government na may kinalaman sa slaughter, inspection at permit fees. Sa mga pamamagitan ng ordinansang naipasa noong 2013. Ang pangunahing layunin po ng ordinansang ito ay madagdagan ang kita o revenue collection ng Veterinary Inspection Board. At gayon din ay makapag-generate ng pondo o additional income para sa ating lungsod. Ating pong tinitiyak na ang mga pagbabago na sa tax rates ay makatwiran at napapanahon at tiyak na magiging kapaki-pakinabang upang mapagbigyan ng mataas na uri ng serbisyo at pamamahala para din sa benepisyo na sa ating batang Maynila. The committee also recommended po na walang amendment sa section 130. Kaya po proper deletion of said section sa title na recommended. Ako po ay umaasa sa inyong patuloy na pagsuporta upang maipasa at mapatupad ang ordinansang ito. Salamat po. Your Honor, as mentioned by Honorable Daniel Dave Aitan, I also fully support this the passage of the timely passage of Draft Ordinance 8615 to quote part of the committee report of the Committee on Ways and Means. It says here that the proposed measure is timely in view of the outdated or obsolete rates on slaughter, inspection, and permit fees. The purpose of the ordinance is to increase the fees of service of the VIB, which up to this day has remained stagnant for a decade already, from 2013 to 2023.
The said amendment would be of great help in generating funds for the City of Manila while still adhering to reasonable fees that is just and fair. For the record, Your Honor, it is within the power of the City Council under Section 132 RA 17160 or the Local Government Code, under its power to impose a tax, fee, or charge, or to generate revenue, which is being exercised by the City Council. And lastly, Your Honor, during the committee hearing, the stakeholders were present, and they manifested that they do not have any objection with the passage of the ordinance, and that is timely, and all the fees are reasonable. Lastly, Your Honor, the City Treasurer, Maria Jasmine M. Talegon, had a few suggestions that we will tackle during the period of amendments. So if there is no councillor willing to debate with the Honorable Daniel Dave Eitan, I move that we close the period of discussion debate. There is a motion by the majority floor leader to dispense with the period of discussion, debate, and amendment. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. I move, Your Honor, that we open the period of amendments. There is a motion to open the period of amendments. Are there any objection? Hearing none, motion is carried. Your Honor, as I've mentioned, I have here a letter dated November 27, 2023, addressed to the Chairperson, Committee on Ways and Means, Honorable Attorney Luisa Marie Lady Quintostan, written by Maria Jasmine M. Talegon, the City Treasurer, recommending certain amendments to the draft ordinance. For brevity, I will just submit the letter to the Secretariat, and this will form part of the record, and that the amendments will be incorporated therein, subject to style. Also, Your Honor, the Honorable Councillor Attorney Luisa Marilei de Quintostan also suggested, made a few suggestions with respect to the ordinance, which is part of the committee report that the City Council had just adopted. I will also submit this for the record, and this will form part of the amendment of the ordinance. So during third reading, draft ordinance 8615 will be amended based on the committee report and the letter of the City Treasurer. So with that, Your Honor, is that acceptable to the principal author, Honorable Daniel Dave Eitan? Acceptable, sir. With that, Your Honor, I move that we close the period of amendments. There is a motion to close the period of amendments. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. I move, Your Honor, that we approve for second reading an ordinance amending sections 129, 130, 131 of ordinance number 8331 entitled an ordinance enacting the 2013 Omnibus Revenue Code of the City of Manila, principally authored by Honorable Daniel Dave Eitan. There is a motion to approve the said draft ordinance number 8615. Are there any second to the motion? Seconded by Councilors Fajardo, De La Cruz, Nieva, Isidro, Dr. J. Buenaventura, Awisia, Numero Lim, Bobby Lim, Elmer Parr, Rod Laksamana, Fafo Goso, DJ Bagatsing, Science Reyes, JTV, Villanueva, Lady Quintos, Monyo Panko, Caloy Casaneda, Lou Veloso. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Congratulations, Councilor Dave, na ipasa niyo po ang, ang amendment ng ating revenue code. Councilor Dave Tan. Maraming salamat po, Mr. Presiding Officer. Maraming salamat po mga kasama sa pagsuporta ng ordinansang ito. At sana po maging co-author po ang ating regular presiding officer, Vice Mayor Yul Serbo, and Majority Floor Leader Jong Isip, at ang mga present po ngayong session na ito. Maraming salamat po. Thank you, Councilor Dave Tan. Congratulations. Majority Floor Leader. Your Honor, the next is resolution radiating heartfelt congratulations to the City of Manila, headed by former Mayor Francisco Escomoreno Dumagoso, Mayor Maria Sheila Hanila Cunapangan, and Vice Mayor John Marvin Yul Serbo Nieto for capturing the grand prize in the capital city's policy on public sector housing solutions category at the 9th Asia-Pacific Housing Forum held at Suwon Hotel, Suwon, South Korea, last October 26 to 27, 2023,
Principally Otrobe, Honorable Dr. Ruben E. Buenaventura, City Councilor, District 2. I move your honor to tackle on the floor said draft resolution. There is a motion by the Majority Floor Leader to tackle the said draft resolution. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. May I seek recognition by the Principal Author, Honorable Ruben Dr. J. Buenaventura. Kinikilala ng hapag ang kagalang-galang, Honorable Ruben Buenaventura. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo. Kami po ay naghain na resolusyon para sa karangalan na tanggap ng ating lungsod sa nakaraang 9th Asia Pacific Housing Forum noong October 26-27 sa Suwon, South Korea. Ang karangalan pong nakamit na grand prize ng ating lungsod ay isang patunay at pagkilala sa mahusay na pamamahala ng ating mga minamahal na opisyal, dating Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, ang ating buting Mayor Maria Sheila Hani Lacuna Pangan at ang ating Vice Mayor John Marvin Yul Serbon Nieto sa mga inilunsan na programa ng maayos at murang pabahay sa ating mga Manileño. Ito po ay isang pagpapatunay na ang tinatahak ng ating pamahalang lungsod ay nasa tamang perspektibo para sa maunlad at masayang pamilyang Manileño. Inaasahan ko po na sasamahan ako sa resolusyong ito ng aking mga kasamahang konsyal. Maraming maraming salamat po. I thank you. Maraming salamat, Councilor Dr. J. Buenaventura. With that, Your Honor, I move that we dispense with the period of discussion, debate, and amendment. There is a motion by the Majority Floor Leader to dispense the period of discussion, debate, and amendments. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. I move, Your Honor, that we approve a resolution radiating heartfelt congratulations to the City of Manila, headed by former Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, Mayor Maria Sheila Hani Lacuna Pangan, and Vice Mayor John Marvin Yul Serbon Nieto for capturing the grand prize in the Capital City's Policy and Public Sector Housing Solutions category at the 9th Asia Pacific Housing Forum held at Suwon Hotel, Suwon, South Korea, last October 26 to 27, 2023. There is a motion by the Majority Floor Leader to approve the said draft resolution. Is there any objection? Is there any second to the motion? Seconded by Conseil Jesus Tagapardo Jr., Conseil Nino de la Cruz, Conseil Awisia, Conseil Rod Laksamana, Conseil Elmer Parr, Conseil Bobby Lim, Conseil Dave Dan, Conseil Marjorie Isidro, Conseil Tol Sarcal, Conseil Papagoso Pascual, Conseil DJ Bagachin, Conseil Science Reyes, Conseil JTB Villanueva, Conseil Attorney Lady Quintos, Konsyal Boyisip, Konsyal Monya Pangko, Konsyal Attorney J.B. Eason, Konsyal Bobby Espiritu, Konsyal Caloy Castañeda, Konsyal Lou Biloso. Is there an objection? Hearing none, the motion is approved. 1 minute recess declared by the chair. The Transport and Food Hub. The plan includes Plaza Calderon Redevelopment, Santa Ana Key Redevelopment, Liwasang Balagtas Redevelopment, Lambingan Bridge Enhancement, Manila aims to promote preservation of nature through its greening program, hoping to infuse air purification, widening of street walks, and ensuring safety everywhere are all major components of the said improvement plan. Moreover, the main thrust is to saturate visitors in the unique experience each carefully chosen hub offers, something that only a visit to Manila can bring. By putting this plan into effect, the city stands to boost its full potential to attract more visitors, which in turn would prove beneficial to its beloved residents today and for the generations to come. Let the rise of the city from the ashes of the pandemic be accompanied by projects that not only provide tangible effects, such as jobs, but with equally valuable intangibles such as hope, pride, and faith.
Welcome po kayo sa Manila. Establishing a special ad hoc committee for the strategic improvement of revenue generating departments, City of Manila, principally authored by Honorable Numero G. Lim. I move be honored by tackle on the floor said draft resolution. There is a motion by the majority floor leader to tackle the said draft resolution. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. I move be honored by open the period of discussion debate. There is a motion to open the period of discussion and debate. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. May I seek recognition of Honorable Numero G. Lim. Kinikilala na nga pag ang kagalang-galang Honorable Numero G. Lim. Your Honor. Go ahead. Your Honor, this resolution establishing a special ad hoc committee for the strategic improvement of revenue-generating departments at the City of Manila came up during the budget deliberation. I think this was 2 weeks ago. During our budget hearing, we found out that there's a lot of department that is not achieving their targets, Your Honor. So during the budget hearing, we also a lot of department heads suggesting that they can reach the target, but imposing a lot of programs and projects
So, nung budget hearing, hindi ho namin masyado hong natakel dahil specifically we are only focused and discussing the budget itself only. So, meron ho kaming mga sinasuggest na mga revenue generating departments na hindi ho natakel doon sa kanilang target. So, this resolution aims to establish a special ad hoc committee just for the purpose to help our departments to achieve their targets for the following year. Doon ho sa mga programs at projects po nila, dito ho natin every 2 weeks, so hopefully, or every once a month, magkakaroon ho ng discussion ang atin hong kung sino man ho mabubuong members ng committee, special ad hoc committee, para ho dito once a month ang minimum ho ata para ho makausap ho sila kung nasaan na ho yung target nila. Kasi every year po, Your Honor, ang nangyayari po during budget hearing lamang ho natin nalalaman yung mga problema. Tapos nakita ho namin yung mga targets po nila ay hindi ho nila na-achieve every year. Parang 50% lamang ho yung target na pinag-usapan. Tapos hihintay na naman ho natin ay another 1 year. Tapos machi-check lang natin na hindi pala nila na-achieve yung target. So ito pong special ad hoc committee ay ang objective po nito at least once every 2 weeks or once a month, meron ho tayong pagpupulong dito sa mga departments, revenue generating like Department of Engineering, Assessment, Accountant, yung ating mga markets, mga slaughterhouse, at lahat ho halos ng department na pag nakita ho namin na pwede ho pala sila, Your Honor, makapagbigay na additional income sa ating city. At ito po yung purpose ng ating resolusyon. Sana ho suportahan ng ating mga kasama ang nasabing resolusyon, bagamat ito po ay additional trabaho sa ating mga manonominate na mga miyembro ng committee na to. Pero ito naman tingin ko ay magiging malaking epekto na madagdagan ho ang ating budget next year dahil tayo ho ay maraming mga introduction at mga i-introduce ng mga programs and project. Nakatuwang po ang mga departamento. Yun lamang, maraming salamat. Maraming salamat. Councilor Tol Sargal is recognized. Okay. Councilor Papagoso. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sinusuportahan ko po itong resolusyon na to kasi po at least po every 2 weeks meron tayong assessment or parang business review para ma-achieve po natin ang ating mga targets. Para hindi lang during budget deliberation na papag-usapan kung paano ma-attain ang mga targets. Pag meron po tayong every 2 weeks or monthly na meeting, at least malalaman po natin kung nasa ang level na tayo para ma-achieve yung target. Hindi yung during deliberation na lang, wala na tayong magagawa kasi matatapos na yung taon eh. Paano pa natin marireach yung target? At least ito, kahit buwan-buwan, nakikita na natin kung gaano'ng kalayo tayo sa targets natin. Kaya sana po, suportahan po natin itong resolusyon na to kasi importante talaga itong ad hoc committee. Sure. Salamat po. Maraming salamat, Councilor Papagoso Pascual. Councilor Monyo Pangko. Yes, Your Honor. 100% din po ako. I support this resolution para sa ad hoc committee. I'm part of the, isa din po ako sa nasa appropriations committee at nakita ko na kailangan talaga magkaisa lahat, magsama-sama kasi may potential tayo dahil hindi lang, minsan hirap na sila ma-meet yung target. Pero this time, tingin ko may potential pa na makakuha tayo ng 1 billion hanggang 10 billion additional funds. So, napaka-importante po talaga nitong ad hoc committee. Yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat, Councilor Monyo Pangko. Councilor Unolim. Your Honor, probably during the period of amendment, I'll be introducing some amendments kung sino yung magiging members po ng special ad hoc committee na ito. Or the good councilor from 3rd District, Councilor Tol Sarkal, will introduce the amendments later, Your Honor. Councilor Attorney J.B. Eason.
Nais ko lang din po ibigay po yung aking suporta dito po sa resolution na ito. Napaka-timely po nito at makakatulong po ito sa capability po ng ating city para po makapagbigay ng basic services sa ating pong mga residente. Nais ko lang po sanang i-request po sa principal author kung mamarapatin po niya na kutub ko po makakatulong po ang Committee on Oversight po pagka-membro po siya ng ad hoc committee na ito, considering po that that committee po is concerned with the implementation po of the different ordinances and the functions po of the city. So kung pwede po sana, kung agreeable po ang ating principal author at ang mga co-author po nila, kung pwede pong masama ang Committee on Oversight as a member po of this ad hoc committee. Maraming salamat po. Maraming salamat, Councilor Attorney JB. Councilor Lou Biloso. Thank you, Your Honor. Ako rin po ay sumusuporta dahil sa pag-attend ko po sa ilang mga budget hearing ay naramdaman ko na may mga departamento ng kailangang power nila na makakuha ng report at kung natatrabaho po ito ng departamentong kanilang binagyan, ng especially ang mga collections po. Wala silang power to follow up kaya minsan hindi na nila alam kung ang opisina ba nila ay successful, kasi kung hindi naman, report lang sila ng report pero wala namang nangyayari, nagiging ang opisina po ay umaasa na lang sa pakiramdam at hindi nila nalalaan kung especially yung collection ay nakolekta ba o hindi. Ito po ay isang magandang hamon na magkaroon tayo ng ad hoc ng sa ganun, may follow-up especially sa revenues po ng ating munisipyo. Yun lamang po, Ginoong Tagapangulo. Majority Floor Leader. Your Honor, with that, I move that we close the period of discussion debate. There is a motion by the Majority Floor Leader to close the period of discussion and debate. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. I move, Your Honor, to reopen the period of amendments. There is a motion by the Majority Floor Leader to open the period of amendments. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Councilor Tolsarkar is recognized. Maraming salamat po, Mr. President. Ang amendments po na ilalagay po natin sa ipinropose nung ating pangunahing maiakda, Councilor Uno Lim, ay ang structure po ng magiging committee po na ito ay nalalaman po sa unang-una ay magkakaroon ng committee chairperson, followed by a vice chairperson ng committee, and members po of the different committees in relation din po dun sa finances ng lungsod ng Maynila. So members po ang nanggaling sa Trade and Industry Committee, Ways and Means, Appropriations, as well as oversight din po ang magiging mga miyembro rin po ng itong committee po na ito. And the respective chairperson and vice chairperson will be yet to be decided on dun po sa committee po na iyon. Kung tama po ba ang pagkakaintindi ko sa pangunahing mayakda. Maraming salamat. Councilor Unalim. Yes, Your Honor. Your Honor, ang napagkasunduan po, mag-handle po ng special ad hoc committee na to ay ang ating appropriation chairman. Tapos yung mga members ng Committee on Appro will be part of this special ad hoc committee. Ang chairman po ng oversight at chairman po ng ways and means ay magiging part po as members of the committee as well. Yun lamang, Your Honor. Maraming salamat. Councilor Tol. And I think rin po, may singit ko lang po, Mr. Chair, yung Committee on Laws din po siguro is fitting din po dito dahil sila po ay makakapag-review din po dun sa legalities din ng mga ipapasa rin po natin dun sa committee po na yan. Your Honor. Councilor Nulim. Your Honor, I think our Majority Floor Leader is also the Chairman of Committee on Laws. So... And tama naman po. Member also of the Committee on APRO as well. So, tama. Kaya ho, siguro para ma-minimize na rin ho yung mga membership, since our Majority Floor Leader is the Chairman of the Committee on Laws and also at the same time member of the Committee on APRO. So, kasama na rin ho si Majority Floor Leader. And I think the Chairman of the
Department of Trade and Industry is part of the membership of the Appropriation Committee as well. Mm. So medyo hindi na ho natin sasama rin yung chairman and Committee on Department of Trade and Industry. Committee on Trade and Industry, Your Honor. Sige po, Your Honor. I submit din po dun sa statement po ng pangunahing mayakda. Maraming salamat po. Thank you. Majority Floor Leader. That, Your Honor, I move that we close the period of amendments. There is a motion by the Majority Floor Leader to close the period of amendments. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. I move, Your Honor, that we approve a resolution establishing a special ad hoc committee for the strategic improvement of revenue generating departments in the City of Manila as amended. There is a motion by the Majority Floor Leader to approve a resolution establishing a special ad hoc committee for the strategic improvement of revenue generating departments in the City of Manila. Principal Author Honorable Numero as amended. Principal Author Honorable Numero G. Lim. Is there any second to the motion? Seconded by Consiel Jesus Tagapardo Jr., Consiel Nino de la Cruz, Consiel Ian Banseñeba, Consiel Marjon Isidro, Consiel Dave Dan, Consiel Dr. J. Benaventura, Consiel Avisia, Consiel Rod Laksamana, Consiel Papo Goso Pascual, Consiel DJ Bugatsin, Consiel Science Fairs, Consiel JTB Villanueva, Consiel Attorney Lady Quintos, Consiel Monya Pango, Consiel Chario Ortega, Consiel JT, Consiel Babi Espiritu, Consiel Boisip, Consiel Attorney JB Eason, Consiel Caloy Canseñeda, Consiel Lubiloso, Consiel Elmer Par. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Manifestation, Your Honor. Councilor Numero G. Your Honor, nagpapasalamat ako sa ating mga kasama na sumuporta sa nasabing resolusyon na to. At nais ko rin manifest na ating mga kasama narito po ngayon ay maging co-principal author ng nasabing resolusyon, including, of course, our regular presiding officer, Vice Mayor Yulcer Bonieto. Maraming salamat po. Maraming salamat, Councilor Nelly. Mr. Secretary, please take note of that manifestation. Your Honor, 1 minute recess.